surprise tayo ngayon ng season 2 champion kay Saya as well as Yasuo. Sa inyo na muna ang thank you so much, Wolf. At eto nga guys, nandiyo na tayo sa ating unang series para sa ikalawang araw ng MPL PA Champion Invitational. Nakikita nyo ang ating season 4 champion on the left side. That includes Raflina on the Selena, Renjo para sa Joyed, JP para sa Claude, Fuzaken para sa Atlas, at KLVJ para naman dyan sa Esmeralda. And season 2 champion natin, syempre, D on the Drop, Q on the Green Gear, Ethan on the Tamus, Yaku playing as the Lunox, and also Aurora para kay Dizanya. Interesting, madam, kasi it seems like season 2 champion dito. Nararamdaman ko lang, medyo keeping pa rin sila na meron pa kaming alas later kasi nilabas na dito na season 4 champion, pang malakas ang lineup na agad eh. Pero ang ganda ng pag-invade, still the meta is invading, denying away from the season 2 champion. Nakuha yan ng side ng season 4 champion on the hands of Rapincha, and they're still going for more. They're gonna get the kill on D, and mukhang susundan pa si Dizanya. Hindi, KLVJ tower will take it down. Masyado nag-overextend itong si Kuya niyo, Esmeralda. KLVJ 1-for-1 exchange, pero the first blood still goes para sa S4 champion natin. 1-for-1 exchange agad. I think naging maganda dito yung simula, most likely sa side pa rin ng season 4 champ, because they got the first blood and at the same time na secure agad nila yung blue buff na mas kailangan nila. Actually, naagaw din nila yung red buff. But on the side of season 2 champion, actually mirror lang din ginawa, no? May naagaw yung red buff ng season 4 champ and they secure their own buff. But then again, mas yung nagpe-pay off yung first blood natin. Ngayon, titignan na lang natin dito, no? If season 2 champion will still allow this Claude to go online, kasi medyo overextend, no? Wala dito sa ginagawa na kahit wala siyang kasama. Eh, Claude naman din siya, mas mabilis siya magmamba out kumpara sa isang Granger. And mind you, madama, we have KLVJ with the Abbey support emblem yan. Pero may nangyayari sa baba, napatay na nga itong si Kuya niyo, Ison, sa bottom lane. Pero Renzio, grabe naman, binabraso niya yung dalawa, men. Hindi niya pa na, kung naabot niya ng reflector, itong si Kuya D, feeling ko, yatap din ito. Feeling ko si D pa kasi, no? Kaya hindi nakapag-ejector eh. Yeah. Almost had it, pero nakakuha naman siya ng isa doon. Buhay pa rin siya, pero nasaan nila dito si Yaku. Yaku, mukhang lalaban siya, pero Granger with the Death Sonata. Fending off, gagamitin niya yung kanyang Death Sonata para lang matabo ito si Selena. Pero hindi pa tapos ito si JP with the Blazing Duet, taking the life of Aurora. And oh, napagod lang Lepto ni Pusaken, taking down itong si Rock na bato while Yaku being preheated by JP from behind. Naipit sila doon, standing po pa na madam. Grabe dito ah, pagkasta ng dalawang membro ng sa season 2 champion, sabay pasok naman si Claude, walang takot, nag-cut pa nga ng minion wave. And ito, sabay turtle sila, tingnan nga lang natin mukhang may balak dito si Thumbs na mag-contest. No, it's gonna be too late, and hindi rin sila papatitigil doon dahil diretso dito sa red buff, will they be able to secure it? At ayun na nga, hindi nila secure, okay lang, na one of you gonna get stunned, pero salamat, nandyan si D at si Ezon. Grabe yung ating aggressive play dito coming from season 4 champ. Parang ayaw tigilan ang season 2 champ natin dito. Ayaw bigyan ng pahinga dito ng S4 yung season 2 dyan. Ah, babansi ba kayo ah? Teka lang, sabi ng season 4. Iniintrohan agad rather ng season 4 champ. Gaya nito, kinuha na naman ng RKO coming from this Atlas, taking down D, taking down Yaku. Hindi na mabigyan dito ng space itong si Lunox. And yun ang ayaw mo sa isang Lunox. Hindi ka nakakakuha ng buff, given na mabagal kang kumuha ng buff. And eto, ninanakawan pa siya. So, paano na? Nakagat pa dito si Aurora. Kinagat na ni Rapisha. Buhay pa si Dizanya, pero hindi matatagal. Napatay na rin siya dito ni Esmeralda, madam. Pinapasok na lamang sa Tore. Ay, kasi nandito nakikita yung slight flaw ng Season 2 Champion lineup natin kapag online na yung Season 4. Kasi tingnan mo, apat yung Squishy dyan. Andyan yung Granger, andyan yung Lunox, lalo naman itong si Aurora. Yet tayo dati na magandang Aurora plays sa MPL. Pero this time mukhang hindi ipapa-online ng Season 4 Champ. At eto nga, may bakbakan ulit sa middle lane. Ako, flicker out para kay D dito. Hindi siya makakuha. Pero sa kabilang banda, mukhang magpo-poke pa sila. Joehead do. Sa turtle side, Renjo, makakatakas nga ba? Ay! Pero sa kabilang banda, sa taas, may nakuha. Dito sa baba, hindi sila titigil. Tamang SMB! Uy! Ang ganap doon! 1-for-1 trade! At eto nga, Raflicia do.
Mamambaot ka ba? Habulin ni Lunox, pero medyo bitin. No, teka, oh, teka. Hindi na. Susuko na dito si Rapisha. Alam niya ano eh. Delikado na yung vapor niya. Kailangan niya lang naman kung hindi siya makikita doon. Pero nandito na ang mga backup. Si Yaku, hindi pwedeng kukuha ka lang. Kukunin ka din namin. Ayaw pataya ng ano eh. Ayaw pa lamang ng S4 champion dito. Kung kukuha dito yung... Mm-hmm. Okay, mukhang nawala sa side ko si Iyasu. Pero eto, bakbakan sa middle lane. Ako, mukhang hindi titigil. Kasabay niya makukuha ng season 4 champion ang bagong ulit ng laro. And they're not stopping. 12-30 na score natin dito. Si JP nag-in out na lang dito para mapoke ang season 2 champion natin. Sa bandang taas naman dito. Ako, eject na lang dito. Sabay hagi, sabay patay ang ating Granger para sa side ng Season 2. Medyo mahirap ang pagbangon yata ng Season 2 dito. Knowing that wala pa nababasag na Torres sa Season 4 champ natin. And at the same time, kita nyo yung ginagawa nila. Hindi talaga sila tumitigil sa pagkuha ng jungle camp ng Season 2. Yep. Hindi talaga binibigyan ng pahinga dito ng Season 4 champion ng Season 2 champion natin. And hindi na nila binibigyan ng paghinga dito. So si Yaku nakapag-brilliance pa sa with the Blazing Duet. Pero he's still dead. Okay lang mamatay ako, sabi ni Joha dito ni Renzi. Okay lang. Napapak naman natin si Yaku. And that's gonna be a space and transition to push the turret at the top lane. And might be the middle lane as well. Gap na sobra dito. Itong si Granger with the two mana. Pero ang ganda ng set. Hindi nga lang nila napatay dito si Eason. And knowing that Rafflesia is low on HP. Actually, samang-tama lang. Sapul na sapul si Selena doon. And that jump coming from TLVJ. Medyo nag-overextend, pero he's still alive though. Hindi naman masyadong nasaktan dito sa KLBJ. Maliban na lang, stay talaga kasi nandito na si Yaku. May ulti yan, may brilliance yan, and meron yan darkening. Habang si Claude, nagpa-farm lang naman and also pressuring yung bottom lane dito ng Season 2 champion, madam. Yes! So, hindi na nasilaya ng Season 2 champion natin kahit yung Tier 2 turret ng Season 4. Parang sabi hanggang turret 1 lang kayo. Diyan lang kayo sa Tier 1 turret, makakatanaw. Pwede pa next game, no? Ina-transfer ba yung mga natirang torrent dito sa next game? Pero ito na nga, mapapasiw ang rotation ng Season 4 champion natin. In terms of managing the minion wave, balance, Dave. Oy! Kumuntay ka pa nga! Pero kapag ultimate dito, okay ako! Okay, hindi pa rin matatakasin ng ating cloud. And sa bandang nako, parang nag-audition na ang Season 2 champion natin sa Season 4 champ. Yeah, and I guess Season 4 champs, kaya na nilang tapusin ito. Push din at the middle lane, hindi masyadong ma-impact yung ginagawa dito or yung lineup dito ng Season 2 champ despite having that Grok na sana namigyan nila ng space dito si Yaku. Pero Season 4 champ, they know na hindi dapat bigyan ng mga buffs itong si Nolk, hindi dapat bigyan ng farm itong si Granger, and they have the advantage talaga para sa side ng Season 4 champion, which is on the Claude, na kaya niyang alagaan yung sarili niya, kaya niyang mag-mamba out kapag nasa pinch na siya, pero mukhang papasok with the RKO para sa dalawa, na huli nila yung dalawa, and una-una pa nga bumagsak dito yung takin ng side ng Season 2 champion, kasunod na nga itong si Eason, and double kill, pero si Claude, napaka-tag life niya, my friend, sumusubod sa base ng kalaban, pero Renzio, ang mapagbabae ng buwis, he is dead, in exchange for just 3-4-1 exchange lang, and Esmeralda, teka lang, try ko nga rin yung pagtalo na yan, tignan natin kung may mapapatay tayo, pero Rafflesia to the rescue, kinalmot na nga, kinagat pa nga, Yaku to be taken down, but at the same time, mawawala din dito yung Esmeralda, Rafflesia may iiwan, hindi siya nakulong, pero Rafflesia is still dead. Man, tignan mo naman si JP, 12-0-5, kanina nagdedelikado sa gitna ng mapa natin sa base ng Season 2 champion. Akala mo mamatay na, pero calculated move eh. Alam niya hanggang kailan niya tiisin yung damage ng Torrer kapag na-attack siya dun sa base. Still know that at all. I think kailangan i-shutdown ng Season 2 champion ang Claude na ito. But talking about the Claude again, look at that poke. Ano feeling ko kahit ma-poke niya lang okay na eh. And ganun kaganda yung ginagawa ni JP dito. He doesn't need to kill his opponent. Basta mapabalik niya sa base. Gucci gang na yun. Yeah, ang hirap kasi dito, Season 2 champion, they only have Aurora para sa lockdown nila. And sabi mo nga, madam, kailangan nilang i-shutdown itong si JP. Paano? Eh, meron siyang Purify. Sabihin natin, Aurora lang may stun sa kanila. And
ipipurify niya lang yan, Blazing Duet, mabawi niya yung buhay niya with the life steals, and the massive damage coming from the Blazing Duet, even yung normal attack lang dito ni Claude. Tignan mo yan, nakipag 1v1 sa tatlo, Lunok, Yaku, Riyak, nag-Art of Thievery, legendary para kay JP, mag-isa lang siya dyan, medyo sinamahan siya ni Renzio, pero going back for more, JP, taking down D as well with a triple kill, Maniac mo, pero mukhang ihahatid na rin sa base, pero masyadong malalim kay Maniac, man. Masyadong overextend yan, grabe naman hanggang sa ano, no? Hanggang sa bahay, naman oh, di ka na. Umakit, kumakatok sa pintuan, pero nakakamunti ka na. Ano yung, alam mo yung mga near-death experience, pero hindi pa rin para kay JP eh. Eto sa... So may Blazing Duet na doon si JP at dederecho na nga sa base. Season 4 champion will take our game 1. Gigil, literal na gigil. Ganun kagigil ang ating season 4 champions. Sana all. Ito na, pinapatunayan nila na ganito sila ka-fresh when it comes to the meta, when it comes to playing Mobile Legends to the current meta. Ganyan sila kagigil. Chill na chill eh. Pili ko ganun dapat chill lang eh, no? Sabi niya, di pa nga ako gising neto.